ba pagdating sa usaping puso? May solusyon na tayo dyan. Welcome to Dear Alex! Buhay na buhay pa rin kami dito. Kayo ba? Patay na patay pa rin sa ex nyo. Nako guys, kung kayo ay may mga problema sa inyong puso at crushes at mga ex-boyfriend, boyfriend, mag-message lamang kayo sa aming mga social media accounts. Ngayon, magbabasa tayo ng isang tweet. Naawa ako dito sa tweet na to, guys. Pakinggan ninyo, ha? Ito ang kanyang problema for the day. Dear Alex, type ko siya pero hindi niya ako type. Paano ko nga ba mababago ang isip niya? Bella! Bella! Hi. Ano kinagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Hindi. I was just in the area. Papauwi na nga ako eh. Pero nakita kita kaya I decided to say hi. Okay. Wait, Bella. Are you doing anything tonight? Meron. Bukas. Busy ako. The day after tomorrow? May lakad ako. Dadahilan ka lang yata eh. Bella, I just want to hang out. You know, as friends. Marami na akong friends. Paano? Paano? Una sa lahat, I feel you. Pero ang kailangan mo lang gawin ay iiyak yan. Kahit anong subok ko, ayaw matanggal yung sakit. Kailan pa ba mawawala yung sakit, Nay? Kailan pa mawawala? Sorry, anak. Hindi ko rin alam. Kailangan ay maramdaman mo muna yung pain at i-acknowledge mo, wag kang magpaka-in-denial dyan, tanggapin mo talaga ang problema na hindi ka niya type. Bakit nga mo? Kasi... Ang tanga-tanga mo! Kapag nabigyan mo ng sarili ang time na umiyak, maging malungkot, move on ka na dahil after mong umiyak, kailangan you have to pick yourself up. It's time to open up your horizon, pumunta ka sa labas, mag-meet other friends. It's time na unahin mo naman ngayon ang sarili mo kung paano ka liligaya. Iyon ang iyong iniisip ngayon. Pagkatapos ko malungkot, paano nga ba ako liligaya? Anong mga dapat kong gawin? I-text siya. Ay, hindi. Except yun. Huwag mong gagawin yun. Correct! Bilog ang mundo. So kung marunong kang mag-busted, katulad na pinag-usapan natin kahapon, dapat ay marunong ka rin tumanggap ng pambabusted. Ang tanong nga natin is, mababago ko pa ba ang isip niya? Hindi ko talaga maisasagot yan dahil hindi ko naman isipan yan. Pero you know, the only permanent thing in this world is change. So maaaring magbago ang ihip ng hangin at maaaring magbago ang kanyang isip. Pero ito ang advice ko sa'yo. Huwag mong aantayin na magbago pang isip niya. Habang hindi pa nagbabago ang isip niya, magbago ka na ng iyong lifestyle at magbago ka na ng iyong perspective sa buhay, ang panliligaw sa kanya or pagkagusto sa kanya. Huwag mong aantayin yon. Ang gawin mo ay live your life. Gumawa ka ng paraan na magiging masaya ka at mamamaximize mo ang iyong potential. Hindi yung nakaasa ka lang na magbabago na ba siya? Magbago na ba ang isip niya? Wag ganun, ha? Kasi, ito naman yan. Kapag nakita ng crush mo na naka-move on ka na sa kanya at maligaya ka na, naging confident ka, naging single and ready to mingle ka, nagtuloy ang buhay mo, whether nandyan siya or wala, nakita niya yon. Maaring magbago pa rin ang isip niya na, ay, kasi di ba minsan, kung kailan na wala, tsaka mo lang may isip yung worth ng isang tao. Ang aking kamay, pag-ibig mo, walang gapantan. Sa piling mo, mundo'y nag-iba, paulit-ulit mong binibigas. Mahal kita, pagmamahal ko sa'yo, walang hangganan.
Balik mo yung tiwala sa sarili mo, yung pride mo. And then later on, kung talagang kayo ang tinakda ng may kapal, magkagusto siya sa'yo at andudun pa rin yung feelings mo. Kasi may mga times na magkakagusto siya sa'yo, pero tapos na. Ang sasabihin mo na sa kanya ay, the ship has sailed. So dapat, humayo ka. There ya! Atta girl! This has been Dear Alex. Kung meron kayong mga katanungan at mga love problems, i-message nyo kami sa aming mga social media accounts at magkita-kita ulit tayo sa susunod na Dear Alex. Bye!